Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Ako nga po pala si Brother Raff, or pwede nyo kong tawagin Kuya Raff ng CRC Calabanga Daughter Church. Sama-sama po natin pag-aralan ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion. So manalangin po tayo. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay aming pinararangalan sa umagang ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Salamat Panginoon sa umagang kay ganda na kami ay nagising na mayroong kalakasan at bagong pag-asa. Samahan niyo po kami lagi sa araw-araw sa lahat ng aming mga ginagawa. Dalangin din po namin na samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang iyong mga salita sa umagang ito ay magsilbing gabay at matubay at pagpapala sa aming buhay espiritual. Salamat po Ama, and this we pray sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat ng ating devotion sa umagang ito is the request to settle on the east side of the Jordan River. So makipagbukas po kayo sa akin sa Numbers chapter 32 verse 1 to 5. So sabi sa verse 1, napakarami ng hayop ng mga lipi ni Reuben at Gad na makita nila na mainam ang pastulan sa Jazer at Gilead. Sa verse 2, pumunta sila kay Moises, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila sa verse 3, ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Hesbon, Eliela, Sibma, Nebo at Bion. Sa verse 4, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kami mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Sa verse 5, kung inyong mamarapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Jordan. So sa verse 1 and 2, nakita ng mga tribo ni Reuben at Gad na ang lupain ng Jazer at Gilead ay angkop para sa kanilang mga alagang hayop. Ang lupang ito ay nasa labas ng lupang pangako, ngunit tila sapat na para sa kanila ang pangangailangan sa kasalukuyan. Kadalasan sa atin, kapag nakakaranas tayo ng mga pangit na bagay sa nakaraan or favorable circumstances sa buhay natin at nakarating tayo sa isang situation na tila okay na para sa atin or tinatawag natin comfort zone, ay mas pinipili natin na manatili sa ganun na to. Because of fear or takot na baga pag umalis tayo sa magandang kalagayan na to, maranasan na naman natin yung mga pangit na bagay na pinagdaanan natin. So tumitigil na tayo bago pa man natin matamo ang pinakamainam ni plano ng Diyos para sa atin. So sa verse 3 and 4, ibinahagi ng mga Reubenita at Gadita ang mga lungsod na kanilang nakita at inilahad nila na ang lupain ay angkop para sa kanilang mga alagang hayop. Tulad ng mga tribong ito, madalas nating sinusuri ang ating kalagayan batay sa kung ano ang inaakala natin na pinakamainam para sa ating mga pangangailangan sa kasalukuyan. When we say kasalukuyan, it means yung current situation natin, not knowing kung gaano kaganda ang end goal ni God para sa atin sa hinaharap kung magpapatuloy tayo. Dapat nating tandaan na ang pananaw ng Diyos ay walang hanggan at ang kanyang mga plano para sa atin ay maaaring higit pa sa ating nakikita o nauunawaan. Sa verse 5, humingi ang mga tribo kay Moises na payagan silang manatili sa lupain at huwag nang tumawid sa Jordan. Hinanap nila ang pag-aproba sa kanilang pinuno para sa kanilang mga plano. So humingi sila ng pahintulot kay Moises at iba pang mga pinuno, ngunit nakalimutan nilang manalangin o humingi ng gabay sa ating Ama. Mahalagang dalhin natin ang mga plano sa Diyos at hanapin ang kanyang kalooban sa halip na basta humingi lamang ng pag-aproba sa ating napagdesisyon na. So ang tunay na pagpapasakop sa Diyos ay nangangahulugan bukas tayo sa kanyang direksyon kahit na ito ay magdadala sa atin sa labas ng ating kaginhawaan. So God wants us to step outside of the box. Ang kahilingan ng mga Reubenita at Gadita ay sumasailalim sa kakulangan ng pananampalataya sa plano ng Diyos para sa buong bansa ng Israel. Nais nilang siguraduhin na ang kanilang kinabukasan sa halip na magtiwala sa Diyos na magbibigay sa kanila sa lupang pangako. Ang talatang ito ay nagbibigay hamon sa atin na pagnilayan ng ating mga buhay. Tayo ba ay nagsettle na lamang sa comfort zone natin, mas mababa kaysa sa pinakamainam na plano ng Diyos dahil ito ay mas madali o mas maginhawa? O tayo ba ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na kahit tila malayo pa o nangangailangan ng sakripisyo? Naway hanapin natin ang direksyon ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Mahigpit na panghawakan ang kanyang mga pangako at maging handang sundan siya saan man niyan tayo dalhin. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Salamat po Panginoon sa iyong salita sa mga ito na nagbibigay sa amin ng inspirasyon na magpatuloy sa landas ng tinatahak namin, dahil alam namin na nagtitiwala kami na mayroong kang napakagandang plano para sa bawat isa. Nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na paggabay, sa gabay ng iyong banal na Espiritu sa bawat lakad ng aming buhay, and this we pray sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat po sa iyong paikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso dahil lubos ang magiging kaunawa natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagnilay-nilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Sumalaya po nating i-share o ibahagi ang video na to upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. So God bless sa lahat.